Paano kung ang pag-ibig na matagal mo nang hinintay, maging bunga ay matinding alitan sa isang malapit na kaibigan? Kailangan ba talagang magkasakitan? Hindi lang naman akong involved na dito eh. May ibang tao na na-involved. Kaya yun ang masakit sa akin. Paano mo bibigang linaw ang katotohanan? Mama, yung loob mo sa akin, nung araw na yun, nung mismong minutong yun, sana sinabi mo sa akin. Eh, ang nangyari, a couple of days after, lumabas sa mga radyo, lumabas sa payagan, na sumasama yung loob mo. Ngayon, matutubos pa kaya ang sugat sa damdamin ng kaibigan? Rufa Mae Tells All, live! Kasama na po natin, katabi ni Regine Velasquez, si Rufa Mae Quinto. Hi, Hi! Welcome to me. Welcome to you. Kamusta ka naman, Peach? Okay naman na. Okay naman. Okay na talaga. Na-hurt din, syempre, di ba? Kasi... Wouldn't hurt. Sali, join. Na sabi ni Regine kanina that you were obviously offended when you heard what Richard said. Pero ang paniniwala niya that everything was just a misunderstanding. A miscommunication. Actually, hindi ko naman... at that time, sinabi ko hindi totoo yan 3 times. Okay. Akala ko, ang ibig sabihin ko na noon, tama na. Yun yung, di ba siya, you should have confronted me kung meron ka palang ano noon. Ang ibig ko sabihin noon, wag ganon. Hindi ko naman, kasi nga magsushow na kami. Mm. So yun ang gusto kong... Hindi na ako pwedeng mag-sobrang detalye pa sa kanya na, oy, ganito, hindi na ganon. Mm-hmm. Kasi, as in, commercial, tas kami na, magpe-perform na kaming lahat. Peach, what would you have wanted sana for Richard to do? Actually, after tinanong niya kung totoo nga? Hindi, okay na yun eh. Okay. Ang ayoko lang dito, nung lumabas kasi yon sa mga giant, mga pahayagan, ay hindi naman ako ang nagpasulat or nag-utos sa mga tao para sabihin ang opinion naman nila kay Goma. That's another question that I wanted to ask you, Peachy. Kung tatlo lang kayong nag-uusap, paano nakalabas ito? Tatlo lang kami nag-uusap, pero isang buong... Maraming tao. Actually, ang nag-uusap lang was just me and Richard. Kaya na hindi ko na rin siya masyado na-confront kasi nahiya nga rin ako dahil may mga katabi pang ibang artista. Yun ang nangyari po talaga. So, do you suspect na merong ibang nag-leak nito sa press? Actually, ang totoo talaga, talagang lumabas ang tunay na istorya na talaga is last week nung kinento na ni Goma. Tapos, kasi meron talaga siyang sinabi na yung lumalabas nga, iba pa eh. Iba pa yung lumalabas na issue. Pero hindi naman yun na talagang kinoment niya. Pero yung talagang sinabi niya nung moment na yon, hindi naman yun ang lumalabas na issue. Hanggang, sa dyaryo. Oo, hanggang sa pinick up, ganyan. Hanggang sa minsan nakakapag-comment siya na siguro hindi naman niya alam, gaya kanina, di ba? Sabi niya, baka lumabas na naman to, ganun. Siyempre, may nakakanood noon, may nakakakita. Siguro, okay, nami-misinterpret na naman, okay. Di ba? Ito lang ha, I hope you don't get offended if I ask you this, pero ang suspicion ng iba is that you may have leaked this out yourself. Anong response mo dyan? Definitely, may napagsabihan ako. Natural, I have to share this, di ba, sa isang taong malapit sa aking puso na hindi naman, na pinagkakatiwalaan ko, na hindi naman niya, na-hurt ako noon eh, nung oras na yon. Siyempre, bugso ng damdamin, di ba? Pero, hindi ko naman din inutos yun or ipagkalat natin to ha, sa buong bayan. Wala namang ganung nangyaring eksena. In fairness, kahit si Reg, nakausap ko lang siya kahapon, di ba? Kasi nga, ayoko rin siyang tanungin. Hanggat maaari, ayokong magdamay ng ibang tao. Hanggat maaari, kahit naman si Goma, ayoko na rin masyadong palakihin. Kaya ang tanong sa akin, nagkataon lang na may mga movie, nagpo-promote ako. Mm-hmm. So, nagkakataon, maraming press con. So, habang maraming press con, natatanong sa akin yon. Ang tanong, Peachy, nag-apologize si Goma sa ere
dito sa S-Files. Yes. Obviously, he was talking to you on air. And he was apologizing. Tinatanggap mo ba yung apology niya? Of course. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Kahit naman hindi pa siya nag-sorry on air. Hindi naman... Kumbaga sa akin, napatawad ko na yun eh. Kasi mahal ko naman yun eh. Mahal ko si Goma, magkaibigan kami niyan. Ang dami na namin pinagsamahan na show. Kami, di ba? Kaya ako naiyak yung napanood nyo. Kasi bakit kailangang lumaki ng ganon, di ba? Imbis na sabi ko nga sa kanya, nag-uusap, di ba tinatawagan kita? Hindi ka kasi sumagot sa akin. Hanggang sa lumaki ng lumaki, di, hanggang sa kinilangang umabot sa... Sa ganito, di ba? Nakakahiya rin naman. Nahiya rin ako kay Lucy, siyempre, di ba? Kaibigan ko din yun. Nahiya ako sa manager ni Goma, si Tito Douglas, kasi siyempre, mahal din naman ako ng mga yun. Yung magkakapuso, magkakaibigan, di ba? Magkakapuso tayo, eh. Ayoko rin yung word na sinasabing gamitan, ganyan, ganyan. Kasi yung gamitan... Peace. Ayan na naman, oh. Ayoko nun kasi, in fairness to me naman, kahit kailan naman, hindi ko po naging ugaling manggamit. Hindi ko naman to sinasabi, siya yung nagsasabi, pero ayoko lang isipin din. Hurt ako sa both parties eh. Kumbaga parang sa, kay Eric at saka for Goma. So hindi pa kayo nag-uusap ni Richard ever since, nang masinsinan since this incident happened, Peachy? One time tinawagan ko siya, sabi ko lang sa kanya, ano mo, tapusin na lang natin to, anong mangyayari ngayon? Sabi ko, tingnan mo, lumalaki, ganyan-ganyan, ano, sabi niya, sabihin ko na lang daw na tama na, ganun. Sabi ko, hindi ko naman kaya utusan ng mga tao, di ba? Sabi ko, kung gusto mo, sabi, ikaw na lang magsabi. Yan ang sinabi ko sa kanya. Peachy, this might be your... First, and hopefully your last opportunity to get to talk to Goma about this incident, and hopefully matapos na tong issue ito sa pagitan ng yung dalawa. Sa aming pagbabalik po, makakausap naman natin si Richard Gomez kasama si Rufa May Quinto at si Regine Vasquez. Diyan lang kayo. Attraction, ang lamat sa relasyon bilang magkaibigan.